tips para mag-survive ang LDR na relationship nyo. Para maging matatag, matibay. Para maging matatag, matibay. At makakayanan nyo. Yan ang aking i-re-reveal sa video na ito. But anyway, kung hindi nyo pa ako kilala, just call me, your Kuya M. Make sure na panoorin nyo hanggang sa last part. Tara, simulan na natin. Anyway, isingit ko lang kung gusto nyo ng minimalist na design, Bible verses, ay i-visit nyo ang aming official na Shopee store. Nandito pa sa description box yung kanyang link at sa comment section. Ang pangalan po ng Shopee store namin ay Kuya Mael's Merch. May freebies po kayo kapag mag-order kayo. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Order na! Anyway, balik na tayo sa topic. Paano nga ba mag-survive ang isang long-distance relationship? Okay, sabihin ko na. Kung gusto nyo na mag-survive kayo, ay hindi lang iisa ang nag-workout, kundi dalawa kayo. Hindi mag-work ang isang relationship, LDR man or hindi, kung isa lang ang lumalaban. Gusto nyo na mag-workout, dapat dalawa kayo. Pero sa video na ito, ay ano yung gagawin mo in your part para mag-workout? Okay, kasi alam ko naman na pati siya, ginagawa niya rin ang part niya para mag-work ang LDR relationship niyo, para mag-survive kayo. Okay, kasi alam ko naman na mahal niyo ang isa't isa. Number one na tips ko ay huwag minuminutong nag-uusap or nagbi-video call or nagtatawagan or nag-chat. Iwasan niyo po yun. Sa una, okay lang yun. Maganda yun. Kasi andun pa yung hormones. Very active pa yung isa na hormones doon ay yung oxytocin hormones or yung love hormones. Very active pa, kaya kayang i-accommodate. Nag-e-enjoy kayo, masaya kayo dahil kahit oras-oras kayo nag-uusap. Kasi andun pa yung kilig. Pero ang sinisigurado ko, mawawala yung kilig na yan. And hindi kayo magsusurvive kapag masyado yung sinanay yung sarili nyo na minuminuto o oras-oras na nag-uusap. Napakatagal. Ito pa kasi, kapag nasanay ka na, and alam nyo, ang lalaki medyo, hindi naman lahat, pero ang lalaki, mas mabilis mag-subside yung oxytocin or yung kilig sa kanila. So, mangyayari, baka magiging busy siya, marami siyang ginagawa, tapos, nakukulangan ka na, and feeling mo, hindi ka na niyo mahal kasi wala na siyang oras sa'yo. Where in fact, mahal ka niya. Yun nga lang, meron siyang ibang bagay na mas i-priority muna. Mayroon sa akin nabibisihan. But it doesn't mean na hindi ka mahal. Pero pag impact nga sa'yo, ay parang hindi ka na niyo mahal. And ito pa, ang worst. Kapag pinadalhan ka pa ni Satanas ng tutukso sa'yo, kapag pinadalhan ka pa ng someone na magko-comfort sa'yo or magbibigay ng more time sa'yo, ay baka mafo-fall ka sa tao na yon. At yun ang number 2 natin na dapat mong gawin or tips ko sa'yo ay ang lumayo sa tukso, kung umiwas sa tukso. Kung alam mo na there's something wrong na, lumayo ka na sa mga tao na yan. Hindi ko sinasabing i-isolate mo yung sarili mo na hindi ka na makipagkaibigan. Makipagkaibigan ka, mag-enjoy ka pa rin. Pero kung alam mo that there is something wrong na, may fling na nangyari, flirting na nangyari, lumayo ka na, umiwas ka na. Kung gusto mo lang na mag-work ang relationship nyo. Sometimes, ang akala mo, mahal mo yung tao na nandyan, na dahil binibigyan ka na ng oras, nasanay ka na nawa, dati ay marami siyang oras sa'yo, yung partner mo, yung LDR mo, tapos biglang nawala, feeling mo, meron ka ng mahal na bago kasi siya nabibigyan ng oras. No! Tukso lang yan! Pinadala lang yan ni Satanas para sirain ang relationship nyo. Kaya dapat maging aware ka, lumayo ka sa tukso hanggat kaya mo, hanggat maaari. Yung nag-i-start pa lang, alam mo na parang may balak na siya manligaw or iba yung hawak niya, iba yung titig niya, lumayo ka na, kaibigan, kung gusto mo na pang matagalang relationship. Ayos! And ang number 3 na tips ko ay ang huwag mong kakalimutan na makipag-flirt sa kanya. Ang flirting, kaibigan, kapag nawala yan sa relationship, maboboring talaga. Maboboring ang relationship niya at maring hindi mag-work. And ang flirting kasi, ito yung parang bumubuhay. Mapapansin nyo ba na kapag nag-flirting kayo, ay parang mas nagaganahan kayo, na-excite kayo na magkita or makita ng isa't isa, na mayakap mo na ang isa't isa. Yun ang mahirap sa LDR kasi kahit gusto mo siyang yakapin,
Kung gusto mo siyang makatabi, ay hindi maaari kasi LDR na. And ang worst na gagawin ng iba, o palalaki o babae man, alam nyo, hindi lang naman lalaki maluloko eh. Hindi naman lalaki lang ang nakikipag-flirt sa iba. Alam nyo, marami ang babae din na ganyan. Malalande. Don't expect na kapag nalaman ng ka-flirt mo na may boyfriend ka na, ay seseryosohin ka. Nisigurado ko yan na gusto niya lang yung katawan mo. But it doesn't mean na seseryosohin ka. Na ipaglalaban ka talaga, hindi. Kasi in the first place, alam niya na manloloko ka na. Sino bang estupido na lalaki ang papatol pa, maybe makikipag-flirt siya sa'yo pero hanggang sa sex lang. It doesn't mean na seseryosohin ka talaga na ikaw yung babae sa kanyang pangarap. Hindi yan mangyayari. So, kung nasa LDR ka at nakuha pa din ang partner mo na nag-cheat, ano ang dapat mong gawin? Yan, yung next na tips ko na mag-stay ka pa din na maging loyal sa kanya. Why? Ganito, kung nag-cheat man siya, it's okay. Naging loyal ka pa din, lumayo ka pa din sa tukso, siya pa din yung nasa puso mo. At nung nalaman mo nag-cheat siya, of course, masakit in your part. Pero hindi ikaw ang kawawa, hindi ikaw ang talunan. Kasi alam nyo yung mindset kasi natin, ay palaging yung naluloko ang kawawa, yung naluloko ang talunan, yung naluloko ang nawawalan. It's the opposite, hindi. Yung naluloko ang nawalan. Kasi nawalan siya ng isang loyal na katulad mo, faithful na partner na katulad mo. And hindi ikaw ang kawawa. Masakit lang sa'yo sa una, pero trust me, in the long run, magsasuffer yung nangiiwan na yan. Sinisigurado ko. Bakit? Buhay na buhay ang karma. So, kung nag-stay faithful ka pa din, sige, naloko siya, nasaktan ka, but it's okay. Dahil alam kong makakatagpo ka ng taong magmamahal sa'yo, sinisigurado ko yan. Na makakakita ng efforts mo, ng pagmamahal, ng pagiging faithful mo na partner. Makakatagpo ka niyan. Siya yung nawalan. Dahil someday, somehow, babalik at magkakadrapa yung nanloko sa'yo na yan. Dahil alam niya that you're a faithful na girlfriend or asawa. At alam mo ba na yun ang hinahanap-hanap ng isang lalaki kahit ganong pa yan kagago, kaloko-loko? At the end of the day, kaya niyang iwan yung kabit niya na yon para balikan yung totoo. Yung alam niyang tunay ang kanyang pagmamahal. Yung kabit lang na yon, short term lang yun. Sinisigurado ko pag magsawa siya doon, babalik yan sa'yo. At ito, kung babalik man siya sa'yo, it's up to you. Kung gusto mo na masasakit na naman ang ulo mo, it's up to you. Pero kung ako sa'yo, pahirapan ko. Bigyan ko siya ng lesson, hindi maaari. Sinayang mo ako eh. Hindi maaari na ganyan-ganyan lang kadali ako makuha. Paligaw ka ulit. Pahabol ka. Iwaan mo. Eh kung hindi siya habol at babalik siya sa kabit niya din. So, isa kang gold. Isa kang diamante na dapat pinapahalagahan. Ayos? And next na tips ko, ay ang huwag niyong kakalimutan ang emotional aspects. Or alam niyo, kilala niyo yung partner niyo na meron siyang mga hilig na ginagawa or pinapanood or movies na maaari niyong pinag-uusapan. Napakahalaga na meron kayong mga similarities. Napakahalaga na kilala mo siya para alam mo kung ano yung ibabangka mo na kwento. Mag-share ka sa kanya, mag-open ka sa kanya sa nangyayari sa buhay mo. Makipagkwentuhan ka sa kanya. Yun ang huwag na huwag mong kakalimutan. Dahil in that way na may maintain yung connection yung dalawa, yung emotional na connection yung dalawa. Napakahalaga yun para mag-work ang isang relationship, lalong-lalo na ang LDR. And next na dapat mong gawin ay ang i-chill yung relationship nyo. Huwag mong masyadong i-stressin. I-stress na nga lang yung LDR relationship nyo tapos ini-stress mo pa, mas lalo. Hindi, i-chill mo lang. Kung meron siyang nagawa or hindi man lang siya naka-good morning, it's okay. Kung kaya mong intindihin mo na lang, i-chill mo. Huwag mong bigyan ng malaking issue yung mga maliliit na bagay. Huwag mong bigyan ng malaking issue pa. Palampasin mo na kung maliit lang naman, kung wala namang hindi naman ito worth it na pinag-usapan or pinag-aawayan or bigyan ng issue, palampasin mo na lang. Mas maganda na chill lang. Para hindi masakal yung isang lalaki. Kasi alam nyo ba, ang isa na pinakadahilan kung bakit naganap ng ang isang lalaki ng iba ay dahil sa nasasakal siya. Oo. At ayaw na ayaw ng lalaki, ayaw niyang masakal. Lalaki eh. So, i-chill mo lang. Huwag masyadong higpitan. I-chill mo lang. Kung sabi ko nga, kung pinalaya mo, kung inayaan mo na gawin niya ang gusto niya tapos nagloko. And well, good for you. Kasi in that way, nalaman mo na ganyan pala siya, hindi pala siya worth it na mahalin. Okay, manluloko pala siya, just a matter of time. Kaya mas maganda na din, mas maaga mong nalaman. Okay,
para hindi na mas malaking investment ang naibigay mo sa kanya, hindi mas masakit makamove on kapag mas malaking investment mo, at least ngayon, nalaman mo na. Ayos! Okay? And last na pinaka-tips ko sa inyo ay ang i-commit kay Lord yung relationship niyo. Ang magkaroon ka ng passion sa relationship mo sa kanya. In what way? Through prayers. Establish mo ang connection mo kay Jesus through prayers. And trust me, your relationship ay ang liit lang yan, na-solve niya, naayusin niya. I-maintain niya yung init ng pagmamahala niyo. Sinisigurado ko yan. Okay? So, ayos ba tayo dyan? Huwag na huwag nung kakalimutan na mag-order. Thank you so much. Ingat po kayo palagi. And God bless everyone.